Hello guys! Welcome back again to my channel. And kung bago ka lang dito is I'm Michelle. And kung matagal ka naman na is welcome back again sa aking channel. So, for today's video, ang gagawin ko is i-review ko sa inyo yung aking Kate Spade mini bag. Actually, na-inspired ako kasi napanood ko yung video ni Elfie. Kung kilala nyo siya, si Elfie Hoffman, napanood ko kasi yung video niya about dun sa 1 year wear and tear nung kanyang Michael Kors. So, sabi ko, naisipan ko na, gawin ko din kaya yung sa akin, but ano, Kate Spade bag kasi I don't have any, wala akong Michael Kors na bag. Sabi ko na bakit hindi ko na lang gawin. Total meron naman akong Kate Spade bag and it's been almost 1 year and a half na rin siya sa akin. Siya ay sis LP, ayan, na-inspired ako dun sa video mo Michael Kors. Kung hindi nyo pa napapanood yan, ililink ko yung kanyang video sa description box ko para mapanood nyo rin siya. Wala rin ako nakikita na naggagawa ng video about sa 1 year wear and tear ng kanilang bag. Especially yung Kate Spade bag. Konti lang yung mga napanood ko. So, sabi ko, is gagawa rin ako para maipakita ko sa inyo kung ano ba ng itsura ng Kate Spade bag after 1 year na gamit. And kung nagbabala kayo bumili, diba? Bago tayo bumili ng isang bagay, nag-research muna tayo at tinitignan muna natin kung anong itsura niya, kung sulit ba siya sa ating pera, hindi ba tayo magsisisi na bilihin siya, diba? Kung interested ka mapanood, is just keep on watching. Ito yung pinakaunang-unang designer bag na meron ako na nabili ko. Nabili ko to nung July last year, 2017. Sale ko to nabili. Ang model niya is Belle Klein Lane. Ilalagay ko na lang yung pangalan niya dito. And ito ay isang mini bag. Crossbody siya. Kapag tinignan niyo siya sa site ng Kate Spade bag, meron kasing big version. And ang big version nito is medyo malaki, ganyan kalaki. And then, tatlong kulay yung pwede nyong pagpilian. Kulay maroon, black, and then ito nga. Hindi ko alam kung anong kulay na ito eh. Parang violet siya na light. Light violet siya. Structure bag siya na kahit na ilapag nyo siya ng ganyan, hindi nagbabago yung hugis niya. Kahit ihiga nyo siya, hindi nagbabago. Is hindi siya yung natutupi, hindi siya yung nalulukot kapag iniwan nyo siya dyan. Meron siyang korte. Ano siya? Cowhide leather. And super tigas niya. Nung una ko siyang binili, super tigas niya. And pleated na leather siya. Kaya mayroon siyang amoy ng kaunti. But then, hindi naman siya ganun kabaho. Yung strap niya is 101 to 119 nyo siya. Centimeter na pwede nyo siyang mapahaba. Kasi adjustable siya. Meron siyang ganyan. Ayan, parang belt. Medyo nung mga unang buwan, nahihirapan akong mag-adjust kasi nga, super maliit lang siya. Hindi siya yung ganun kalaki na madami kang mailalagay. Konti lang yung mailalagay mo. Tamang maliit lang na pouch. And then, yan. Phone and cell phone and lipstick. Yan lang yung mailalagay mo dyan. Kasya ang isang phone. Sobrang nahirapan akong mag-adjust na gamitin siya dati. Nasanay kasi ko na sobrang madami kong binibitbit. Pero nung mga sumunod na araw, nung medyo tumagal-tagal na, is okay naman na siya sa akin. Nasanay na rin ako. After 1 year, ganito na yung itsura niya. Parang bagong-bago pa rin siya after 1 year. At lagi ko siyang ginagamit. As in, totally lagi ko siyang ginagamit. Every time na umalabas na kami, ito na yung lagi kong binibitbit. And hindi ako nahirapan dito na i-maintain siya. Kasi hindi naman ako yung anong tawag doon. Hindi naman ako nagbe-baby ng bag. Kung lapag ko siya dyan, kung saan, sa sahig, kung ano. Kaya medyo ganito na yung itsura niya. Medyo dark na siya ng kaunti. Medyo light to before eh. Para siyang pastel na color. And kung titingnan nyo, medyo okay pa din siya. Pero ang napansin ko sa kanya, after 1 year, medyo lumalambot na siya. Ayan na siya. Medyo malambot na siya. Pwede nyo na siyang pisil-pisilin. Before, hindi mo siya mapipisil ng ganyan. Medyo matigas siya. Pero ngayon, pwede mo na siyang pisil-pisilin. And then, lumalambot na rin yung kanyang leather. And yung amoy niya, hindi na siya ganun katapang unlike before. And itong kanyang gold claps, eh, hindi nagbabago. Although, makikita mo yung wear dito sa band. Makikita mo yung wear. Pagpasansyahan nyo na to, ha, kasi itong reflector ko. Makikita nyo, ayan, no. Dito lang yung kanyang wear, kasi nga, di ba, nakikiskis itong
strap dito, kaya medyo madumi yung dito banda. Pero, okay naman siya, hindi naman siya kita, hindi naman ako nababother dyan kasi nagkikiskis yung dalawang metal, nag-iiba rin talaga yung kulay niya. Pero hindi naman siya ganun visible na visible. Makikita nyo sa mga gilid, na meron siyang wear. Ayan, medyo madumi dito kasi nararab nga itong bakals. Yung bigger version nito, meron siyang apat na paa. Pero yung maliit na version, itong mini size, is wala siyang paa. Ito rin yung problema dito. Medyo dirty na siya kasi nga nilalapag ko siya kahit saan. And nakikita nyo na nag-iba na yung kulay niya. Medyo dark na siya dito. And makikita nyo na medyo madumi talaga siya. Pero yung bag talaga mismo, hindi naman siya nagbago. Pag tinignan nyo yung glazing ng bag, super ganda pa din niya. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagka-crack or whatsoever. Kitang-kita nyo pa din na maayos yung pagkakagawa niya. Yung tahi niya, kitang-kita nyo maganda and maayos. Ang isa pang wear na napansin ko is itong kanyang tab here. Marami na rin siyang gasgas kasi hindi mo naman may iwasan yun sa bag. Especially kapag kinasara nyo siya. Ayan. Meron siyang clip dito sa ilalim para mabuksan nyo siya. And ang napansin ko din, itong part dito, may gasgas na rin siya. Yung hardware niya rin dito is may gasgas na rin siya. Pero all in all, shiny pa rin siya at saka maayos. Sa likod, meron siyang color transfer ng damit ko, kung anong suot ko man, pantalon ko, yun. Nagkukulay talaga siya, nagagasgas kasi siya eh. Taper dito sa loob, is still okay pa rin naman siya. Ayan. Medyo... may 500 pa. Yung zipper niya sa loob, maganda pa rin yung zipper niya sa loob. Yung mga... ay, even yung bulsa niya, hindi pa rin siya nagtatanggal. Although, ang napansin ko lang is madumi siya. Madumi siya. Siyempre kasi kung ano nilagay ko dito, siyempre madumi na siya. Yan. Ano naman siya, mareremedyohan naman siya ng linis, kumbaga. Ayun, ganun lang. Yun lang naman yung kanyang wear and tear. Hindi naman kayo magsisisa na bumili ng may pangalan kasi sa quality naman is maganda. Madami talaga dyan na magagandang bag like Coach, Michael Kors, Kate Spade. Meron talaga at merong mga sale. Kaya kung merong sale na kayong makita is grab the opportunity. Kung gusto nyo yung bag, bilihin nyo na rin siya. Kasi maganda talaga yung quality pang matagalan. And I think maggamit ko pa to in a long run, ilang taon bago ko siya masira. Kung nagdadalawang isip kayo bumili ng designer good, pumili kayo talaga ng gusto nyo and then para hindi masayang yung pera nyo and then hindi rin kayo magsisi, yung bilihin nyo is yung talagang gusto nyo, diba? Para at least hindi siya nai-stack and hindi rin kayo magsisisi na binili nyo siya. Siyempre, gamitin nyo siya. Alam nyo yung quality, maganda naman siya. Marirecommend ako talaga yung Kate Spade bag. Although, ito pa lang naman yung bag ko sa Kate Spade. Masaya ako na nabili ko siya. Hindi ako nagsisisi kahit na alam ko na medyo bongga yung presyo niya. Pero at least, alam ko naman na sulit siya. For 1.5 years, maganda pa din siya. Mukha pa rin siyang bago. Hindi ako nagsisisi. So yeah, I think yan muna for today's guide. Kung sa tingin nyo nakatulong tong munti kong video. Kung nakatulong ba siya, don't forget to give me a thumbs up. And kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please do consider subscribing para dumakit po yung aking community. Don't forget to click na bell button para po ma-notify kayo whenever na may upload akong video. So, until next time guys, see you again tomorrow. Bye-bye!